Pag-usapan natin po, ano ang mga bad effects, physical, mental, emotional, ng pagtataksil ng isang partner, lalaki man o babae. Actually, kung tutusin, medical topic to eh. Kasi kami pong mga doktor, alam namin yung levels of stress na kakayanin ng isang tao. Pag nasobrahan ka ng stress, aabot sa anxiety, depression. Ang pinakamatinding stress ha, sa level, number one is pag namatayan ng partner o magulang. Number one yon. Pero ang number two level of stress ay ang paghihiwalay ng partner. Pwede dahil sa pagtataksil o may sakit yung isa. Yun ang number two level of stress. At number three level of stress, yung natanggal sa trabaho. So, pag nagtaksil yung partner, consider top 2 na yan, stress. Kaya expect nyo talaga merong health effect yan sa katawan ninyo, lalo na kung di kayo ganun ka-healthy. Sa kalusugan, pag very stressed na katulad nito, isip na isip, hindi makatulog, kung meron kayong dating heart problem, yung dating may sakit sa puso na yung babae, tapos nagtaksil yung lalaki, eh, kailangan babantayan natin, lalong lalala yung sakit sa puso. Talagang expected po yan. Kung may high blood, lalong lalala. Kung may anxiety, may ulcer, lalo din lalala. Kasi nakakadagdag itong stress. Pero ang mas matindi pa dito, yung psychological effect. Bukod sa physical effect, sa puso, sa tiyan, merong psychological effect eh, itong cheating ng isang partner. Apat itong matinding epekto. Number one is, ito para sa biktima, self-blame. So, magtataka ka, sila na nga nalugi, sila na niloko, sila pa nagsisisi sa sarili nila. Galit sa sarili, sinisisi ang sarili. Bakit? Baka iniisip nila, hindi ako nagpaganda, hindi ko nabigyan ng time, hindi ko mas kinausap, naging kasalanan ko pa, diba? So, may self-pity pa dun eh. Huwag tayo umabot sa ganoon. Normal lang po yung feeling ng self-blame. Kasali yun eh. So, kailangan dumaan tayo doon. Kailangan i-positive talk mo yung sarili mo na wala kang kasalanan dito. Okay? You deserve love na matino. And respect. Respect talaga ang word dito eh. Number two, psychological effect is loss. Nawalan, nalugi. Kasi kung tutusin, talagang nawalan. Dating partner mo, nandun yung tiwala mo, nawala eh. So, yung taong nagpapasaya sa'yo dati, na single ka naman, nananahimik ka naman, niligawan ka, na sumaya ka, nagpakasal kayo. Tapos, pag niloko ka, yung nagbigay sa'yo ng saya, siya rin nagtanggal ng saya. Kaya masakit yun. May loss talaga doon. Kaya kailangan mo oras, time, and space. Kasi may galit, yung sadness, lungkot, takot, guilty pa. Kailangan malabas mo yung emotion mo safely. Kasi hindi ka naman pwede magwawala-wala, magsisigaw-sigaw. Delikado din. Siyempre, may mga batas tayo mamaya eh. Lumabag tayo. Number three, expect natin talagang may anxiety. May nervous talaga dito. So, kailangan mo ng time. Bakit? Nagbago yung buhay mo. Ano na mangyayari? Saan ka kukuha ng pera, 'di ba? Pati pera na gulo, bank account, mga anak mo, ano na mangyayari? Kahihiyan ba sa mga kamag-anak? Lahat papasok sa utak eh. Kaya kailangan pamper yourself, alagaan mo sarili, mahalin mo sarili mo, more time, pagandahin. Parang wag ka na mag-limit kung ano yung kailangan sa sarili. Pero tulad na sinabi ko, ito ha, tulad itong tip ko talaga, no rush decisions. Huwag pabigla-bigla sa decision. O, kung meron ako mapapayo sa inyo sa edad ko, sa relationship, sa public service, sa ibang tao, huwag mainit ulo. Kasi pag mainit ulo, magdi-desisyon, mamamali. O, mamaya may lumigaw, o yan, o, sama na agad, o mag-inuman, o di ba? Hindi mo masabi, huwag yung rush. 'Di ba? Baka meron kang masabi, magawa o malaking desisyon o baka biglang binenta yung gamit, hindi mo masabi. So dapat cool lang muna kasi mamaya magkamali eh. Lalong lalala yung sitwasyon. Number four, ito yung psychological effect sa victim nga, reduce self-esteem.
Ito matindi. Bumaba ang tingin nung victim pa sa sarili niya. Pwede bumagsak pa yung confidence. Siyempre, iniisip niya. Yung minahal niya, pinagtiwalaan niya, pumili pa ng iba. Bakit? Mas bata, mas sexy, mas payat, ano, mas game, ano ba yun? Diba? So, lahat itong nararamdaman, kasali ito. Part ito. And ito nga po, ang positive lang dito, it takes 3 to 6 months, pero makaka-move on din basta unti-unti mailabas yung sama ng loob at gumawa ng paraan na magiging bagong ikaw. Yung lumang ikaw, eh, yun na yung parang iPhone Model 1. Ngayon, Model 2 na dapat, di ba? Iba na ngayon, dapat mas matigas na tayo. May 4 stages to. 4 stages of grief and depression after mag-cheat yung partner. Ano tong apat? Lahat dumadaan dito. Number 1, denial and shock. Siyempre, unang alam mo, shock ka talaga. Di-deny mo na hindi tunay yan, hindi nangyayari yan. O tapat si Mr. o si Mrs., di ba? Pilit deny. Pero kung makaka-deny ka, baka mga 1 week ka lang makaka-deny, di ba? Pag nakita mo yung katotohanan, pupunta sa second stage. Feeling guilty and angry. So, mas guilty ka, mas galit ka sa pangyayari. Paano? Nakita mo na tunay eh. Di ba? Galit ka na. So, galit mo ng stage to. Baka ilang 1 week, 2 weeks to. Pag makaka-move on ka na, pupunta ka sa third stage. Ano third stage? Bargaining. Baka pwede magbalikan, pwede kalimutan na lang. Baka bayaran na lang yung ano, yung yung partner, kausapin na lang, ang dami mong maiisip. Ang dami mong maiisip, 'di ba? Puro bargaining, bargaining, baka pwedeng ganito. Eh, kung wala ka na mababargain, talagang matigas na ulo. Number 4, aabot na doon sa depression. Meron talagang lungkot stage, yung mga ilang linggo to. So, pag nalungkot na lungkot, dapat konting lungkot lang. Hinahinay. Kasi pag sumobra lungkot, mamaya, kung ano na maisip eh. Mamaya, dapat lagi may kasama. Mamaya, uminom ng maraming alak, maraming tableta, o mamaya, mag-drive ko saan-saan, mabangga pa eh. So, kailangan binabantayan. Yung depression, dapat tama-tama lang. Huwag din sosobra. At yung last stage, pag lumampas sa depression, dapat may acceptance. Oo. Pero wala naman talagang totally na mawawala lahat yung sakit. So, yan po ah. So, kailangan nga mailabas yung nararamdaman. You work out your feelings. Ano mga tips natin? Number 1, don't blame yourself. Okay? Huwag na. Kasi, hindi mo naman kasalanan eh. Kahit sabihin nila kasalanan mo. Di ba? Hindi naman ikaw yung mas may kasalanan. Number 2, don't live in the past. Huwag yung laging replay ng replay sa utak mo, parang video yung dati. Medyo try mo na ipalitan. Kung dati mahilig kayo kumain sa McDo, sabi ko nga, di sa iba ka na muna kumain para mawala yung alaala mo. Don't live in the past. Mas masakit. Number 3, focus on what you want. Ano ba gusto mo sa buhay mo? Gusto mo ba magbakasyon, magtrabaho, magiba ng environment? Focus ka muna para sa'yo. Diba? O, iwas sa rebound. Alam mo yung rebound, yung biglang lilipat sa ibang partner, delikado rin yun. Kasi usually, mali ang decision mo eh. Kahit di naman maayos yung lilipatan, lumipat agad, di doble pa naging problema mo. Number 4, you have to care for yourself. Ikaw ang mag-aalaga sa sarili mo. Pwede ka kumuha ng kaibigan, pamilya, pare. At later on, sasabihin ko, psychologist and psychiatrist, kung may budget, kailangan din natin yun. Yan. Number 5, pwede gawing positive. Oo, isipan mo. Alam ko walang positive eh. Pero minsan may positive eh. Baka naging mas matigas ka. Dati alam mo na ganyan ang mundo. Huwag na masyadong magpapaloko o nagpapauto. Di ba? Minsan inosente tayo. Hindi natin alam eh. Maloko ang mundo eh. Di ba? Dapat wise din tayo. Baka mas wise. Pero dapat maayos pa rin. At merong iba nagbabalikan ha. Merong iba nagbabalikan. And number 6, pag talagang matindi na ang depression, kailangan ng psychologist or psychiatrist. Last tip lang, kung magbabalikan man ang partner, may tatlong kailangan. Kailangan, ito, kung magbabalikan, yung nagtaksil, dapat may remorse. Number 1, may pagsisisi yung partner. Number 2, dapat honest na siya
At number 3, iwas na sa temptation. So kailangan niya itong tatlo para magbalik yung tiwala nung mag-partner. Sana po nakatulong tong short video sa mga may pinagdaraan ng ganito. God bless po.